What's up mga ka-isda? Ituturo namin sa inyo ngayon kung paano mag-setup ng tank para sa inyong mga guppies. First step, ang kailangan natin is, syempre, guppies. Itong guppies na to, ang strain niya is Red Dragon Snake Skin or mas kilala sa tawag na RDSS. Trio sila, one male and two female. And for breeding sila, mga breeding mats. Pangalawa ang kailangan natin sa ating setup ay tank. Ito siya, 2.5 gallons lang yung isa setup namin ngayon. Ang pangatlong kailangan natin, syempre, air pump. Ito. Rasun? Tarasan ba? Hindi ko na. Kaya kailangan natin itong air pump sa ating setup is para magkaroon ng vibration yung tubig para mas makahinga ng maayos yung isda. Yung guppy, nabubuhay siya kahit walang air pump. Basta yung setup mo is outdoor and may plants. Yan. Goods na goods yan. Tatagal sila dyan. Pero sa atin, dahil indoor tayo, mas prefer natin yung magkaroon tayo ng air pump. Gawa ng walang dumadali na hangin dito sa loob ng bahay, walang nagkakos ng vibration ng tubig, kaya kailangan talaga natin ng air pump. Sa mga indoor setup, I suggest gumamit kayo ng mga air pump. Kaapat na kailangan natin para sa ating setup ay hose and air stone. Sa akin, mas prepare kong gumamit ng sponge filter. Kagaya nito, may small size nito na kasya sa 2.5. Ito lang yung example nilakayan namin para mas makita nyo ng ano. Ang kagandahan dito, na-absorb nyo yung dumi. Kumbaga mas tumatagal yung water quality ng tank pag may ganito ang sponge filter. Compared dun sa air stone. Ayun. Kaya mas prepare namin gumamit kayo ng ganito. Hindi yung ganitong size, yung mali. Meron. Panglimang kailangan pala natin ay tubig. Ito. Make sure yung ano, stock water siya. Nalagyan namin ng tubig yung tank. Pagkalagay namin ng tubig dun sa tank, ilagay namin siya ng anti-chlorine. Kaya namin siya nilagay ng anti-chlorine, wala kaming stock water na yun dito, hindi kami nakapag-imbang for 3 days. Yung tubig pala, kung mag-stock water kayo, make sure na 3 days bago nyo siya gamitin. Para yung chlorine ng tubig, sumingaw talaga siya and hindi magkaroon ng masamang epekto sa isda. Ngayon, naglagay kami ng anti-chlorine. Yung anti-chlorine, tinunaw muna namin siya for 15 minutes. 15 to 20 minutes namin tinunaw yung anti-chlorine dito sa tubig. And then naglagay kami ng salt. Yung salt, maraming benefits para sa isda natin. Nagkikil din siya ng ano. Ano ba ng asin? Hindi ko talaga alam yung epekto ng asin. Yung asin, naglagay din kami ng asin para ma-prevent din yung sakit. Nakakapag-prevent din yung asin ngayon. Malaking bagay yung asin para sa tank. Pero make sure na one pinch lang or yung kagaya nung ginawa namin, sandakot. Huwag naman yung sobrang daming daot na talaga yung buwag. Ayun pala, yung asin na gagamitin, huwag iodized salt. Huwag rock salt lang po ang ilalagay natin. Yun lang po yung asin na pwede sa tank natin. Ulitin ko, rock salt, wag iodized salt. After namin malagay, sinetap na rin namin itong hose, kung mapapansin nyo, saan namin siya nilagay. And then pinaano namin siya, kasabay nung pag-dissolve ng anti-chlorine. 15 minutes namin hinayaan na uma-under yung air pump dito sa tank para mag-flow, mas mabilis umangat yung chlorine. And then, kung mapapansin nyo,
bago na hindi namin basta-basta nilagay yung isda rito sa aquarium, ang pwede kasing mangyari nun, in case na nilagay mo agad dyan, isinalin mo agad yung isda, pwedeng ma-water shock yung isda. Kaya ang ginawa namin, pinatong muna namin dito, in-acclimate namin. Ibig sabihin nung acclimate, yung isda, yung plastic ng isda, ipapatong niya sa tubig para makuha yung temperature ng tubig dito and hindi siya mabigla. Ang pwedeng mangyari, pagka nabigla siya, pwede siyang mahilo, pwedeng mamatay. Kaya ang pinaka-best way is yung plastic ng isda, ibabad niyo lang dito for 15 to 20 minutes. And then saan niyo siya i-release? And then ngayon, eto na, naka-release na siya. Nalangoy na sila. Sa mga nagtatanong din po pala kung paano namin pinapakain to, sa akin, ang pakain ko ngayon, 3 times a day. Ang pagkain na ginagamit ko is live goods and feeds. Yung live goods pala na pinapakain is baby brine shrimp. Sa mga nagtatanong po about baby brine shrimp, meron po akong tutorial. Click niyo lang po itong link na to. Diyan po yung tutorial namin about baby brine shrimp o BBS. Sa feeds naman po, ang ginagamit po namin is Wachupong Granules. Make sure po na yung pagpapakain po natin is tamang amount lang na yung kaya lang nilang ubusin. Once na sumobra po yung pagkain natin, pwedeng makasama sa isda natin, gawa ng matitira yung pagkain and then mapapanis and then magkukulit yung tubig na pwedeng mag-cause ng sakit sa isda natin. Kaya in case na may sumobra sa bigay nyo, pwede nyo siyang tanggalin after para ma-sure lang natin na healthy yung isda natin. And then sa pagpapalit ng tubig nito, 20% lang yung ibabawas nyo. Hanggang dito lang yun. And then, stock water pa rin yung pangpapalit nyo. Pang water change. Ganyan lang madali mag-setup ng Guppy Tank. Sa mga nagtatanong po pala kung saan makakabili ng Guppy, meron din kaming video na ginawa. Ito, para malaman nyo kung saan kayo pwedeng bumili ng Guppy through online. And nandito na rin yung mga tips namin kung paano and kung sino yung mga dapat kontakin. Maraming salamat sa pananood ng video namin. Naway nakatulong kami sa inyo. God bless. Stay safe. Just don't forget to like, comment, share, and subscribe. And just hit the notification bell down below. Salamat!